Tunay na ugali ni Vic, isiniwalat ng aktor na si Jelson. Sa unang pagkakataon ay isang Netflix actor ang nagsiwalat ng tunay na ugali ni Bossing Vic Soto. Ito'y kanyang nasaksihan harap-harapan matapos niyang ikwento ang karanasan nito sa kamay ni Vic. Si Jelson Bay ay isang actor-comedian. Nakilala siya dahil sa kanyang natural na pagiging komedyante. Una siyang napanood sa pelikulang Love You to the Stars and Back. Kasama rin siya sa pelikulang Ang Pangarap Kong Hold Up na tinangkilik ng marami. Hanggang sa naging leading man si Jelson sa pelikulang Finding Agnes. Nakilala nila ako sa Ang Pangarap Kong Hold Up. And they wanted to try something new, so nakuha ko yung role as Briggs Romero. First time the idea of being a leading man was introduced to me, akala ko prank lang talaga. Akala ko di totoo, pahayag nito. Lumabas din siya sa teleserye noon na Ang Probinsyano. Napasama rin siya sa Daddy's Girl ni Vic Soto at Maine Mendoza. Ngunit matapos nito ay humarap sa matinding dagok ng buhay si Jelson. Tuloy-tuloy na sana ang magandang career ni Jelson hanggang sa makaranas siya ng stroke noong 2019. Matapos ang matagumpay na operasyon, naisalba ang buhay ng komedyante. Na-interview ni Julius Babaw si Jelson sa vlog nito. Dito ibinahagi ni Jelson ang buhay niya at taong tumulong sa kanya. At isa sa pinasasalamatan niya ay si Bossing Vic Soto. Hindi umano alam ng marami ang ginawa sa kanya ni Bossing Vic. Wala, di pa aabot yung pera mo. Kasi yung pera mo, wala pang 30 mil eh, anya. Kung wala talaga si paring Vic, wala, kwento nito. Si Bossing ang nagbayad, tanong ni Julius na tinanguan naman ni Jelson. Kasi Operation 250 na eh, pagbabahagi pa ng komedyante. Inoperahan si Jelson sa ulo dahil sa nakitang may pumutok na sa kanyang utak. Mabuti na lang daw at naagapan agad dahil may kasabay daw siyang pareho ng kanyang sitwasyon ngunit hindi kinaya. Ang laman ng tubig ng ulo mo, alam mo yung pineapple na kan? Ganun, sabi umano sa kanya ng doktor. Ngayon ay hindi pa nagagalaw ni Jelson ang isa niyang braso. Ito na lang daw ang hinihintay niya para makabalik sa telebisyon. Dahil ngayon ay may nag-offer na sa kanyang trabaho, ngunit dahil hindi pa siya totally magaling, ay tinanggihan niya pa ito. Ang pinagkakaabalahan niya ngayon ay pagbablog at paggamit ng computer.